When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful, faithful. And nothing will separate me from your. So faithful.
Good morning! Isang mapagpalang umaga sa mapagpalang araw. Ang pagbati ko po sa bawat isa, lalong-lalo na po ang bawat isa sa inyo na sumusubaybay sa ating daily devotional. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. And it's April 7, 2021. Salamat sa Panginoon. Napakabilis po ng araw. At asyete na po tayo ng Abril. Di natin mamamalayan. Tapos na naman ang kalahati ng taong kasalukuyan. But anyway, ang pagpapala po natin ay ang Diyos na siyang nagsusustain sa atin sa bawat oras, sa bawat sandali, sa bawat araw ng ating mga pakikibaka, ay nakakaasa tayo na tayo ay sinusubaybayan ng Diyos, na tayo ay pinapatnubayan ng Diyos, na tayo ay pinagpapala sa napakaraming kaparaanan. Salamat po. Alam ko na ang bawat isa sa inyo ay handa nang tumanggap ng biyaya ng kanyang salita. At kaya po inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat muli kami. Isang panibagong araw, isang panibagong umaga ang tatanggapin namin. At ito ay punong-puno, alam namin, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pagtatagumpay, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kalakasan para sa bawat isa sa amin. Umaasa po kami na ang kalangitan ay magiging bukas sa amin at ang pagbuhos ng masaganang biyaya ay maranasan po naming lahat. Salamat po. Ang aming puso ay handa na, ang aming kaisipan ay handa na upang tanggapin ang mga bagay na inihanda mo din para sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang araw na ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang Diyos. Bago ko po i-present ang message ngayon na napakaganda, hindi po tayo nagsasawang i-encourage po kayo to share this broadcast sa inyo pong mga Facebook friends. At maging pagpapala din po ang ministeryo nating ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong nakakaligtaan na devotional, pwede niyo pong sundan. No? You can follow us in YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. I-type nyo lamang po yan sa YouTube. Lalabas po yung ating daily devotional, JLG Space TV. Don't forget to subscribe and press the notification bell upang sa gayon ang lahat ng future video uploads ay ma-notify po kayo. Amen. At i-share niyo po sa inyong mga kaibigan na meron tayo sa YouTube, JLG Space TV. At ang mahigit isang taon ng ministeryo ng Salita ng Diyos, Monday to Saturday, tuwing 6:30, mula pa noong Marso ng nakaraang taon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ito. Kaya ipinamamanhik ko, sundan po ninyo and don't forget to subscribe, JLG Space TV. Ang topic ko po ngayon ay Jesus frees you from judgment. Ang Panginoong Jesus ay pinalaya tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Pinalaya tayo sa paghatol sa judgment na deserve natin sapagkat the wages of sin is death and the gift of God is eternal life. Amen. So kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mainly because ang kamatayan po ay judgment. At ang death diyan po sa verse na yan ay
separation from God, no ho, ang ating pagkakahiwalay sa Diyos. So pag-uusapan natin yan, Jesus frees us or frees you from judgment. Ikaw at ako ay lumaya na sa paghatol, sa puot, sa wrath ng Diyos at sa kanyang punishment. Tayo ay pinalaya na sapagkat siya na ang nagbata ng hirap, siya ang nagbata ng parusa na dapat tayo ang magbata. Kaya yan po ang ating topic ngayon, Jesus frees you from judgment. So, ang ating pang-unang verse, no? Sa ating mga babasahin, pag-aaralan, John chapter 5 verse 24 in the Good News Translation. Ito po ang sinasabi, those who hear my words and believe in him who sent me have eternal life. They will not be judged. Very clear po, ano? So, kung ating pong himay-himayin ang nilalaman nitong very powerful John 5:24. Sabi niya, those who hear my words, sila na nakinig, nakarinig sa aking salita, at naniwala sa kanya na nagpadala sa akin, sabi ng Panginoon Jesus, ay may buhay na walang hanggan at hindi na sila hahatulan pa. Very clear po, ano? Very clear po ang verse na ito na ang nakinig, naniwala sa Diyos na nagpadala sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. So ako po ay nakinig at naniwala sa Diyos na ang Diyos ay ipinadala ang kanyang anak na si Hesukristo, so may buhay na walang hanggan ako. At hindi na ako kailanman hahatulan pa. Yan po ang nilalaman ng John 5:24. Have you ever imagined something like this? Tayo po ay mag-imagine lamang. It's the day of judgment, halimbawa. Dumating na ang araw ng paghuhukom. And we are standing outside the gates of heaven in a really long line. Samantala, siyempre ngayon marami ng long line, ano? Long line sa pagpila sa pagtanggap ng ayuda, pila sa bakuna, pila sa ospital, pila sa lahat ng pupuntahan ngayon, may pila na. Halimbawa po, no? It's a sort of parang istorya na imagine natin ang ating mga sarili. Araw na ng judgment at tayong lahat ay nakatayo sa gates, no? Gates of heaven in a really long, long line. And we slowly move forward. Oh, Pilipino naman, ano? We slowly move forward one step at a time. Parang sa haba ng pila, ang bagal ng pag-usad kasi isa-isa ang ay haharap sa Diyos. As you get closer, ano po ang mararamdaman? You start to sweat and wonder. Pero siguro, kung hindi ka sigurado sa langit, ay magsisimula ka ng pagpawisan at magsimula ng mag-alala at ang mga tanong ay magsimula ng umakyat sa ating kaisipan, ang mga tanong katulad ng am I going to get in? Papapasukin kaya ako? Am I going to make it? Ibig sabihin, nagtagumpay ba ako? Naging qualified ba ako? Mga tanong ng, is God going to use a giant TV screen to show every sinful or evil thing I've ever done? Gagamit kaya ang Diyos ng malaking TV screen? Tapos ipapakita niya ang bawat
kasalanan at masamang nagawa ko sa laban sa kanyang salita? Will my every sin be exposed? So maaring yang mga sumusunod o ilang mga tanong ang linalaman ng isipan ng isang tao habang palapit siya sa kanyang turn na hahatulan na. Pero ito po ang aking nais sabihin sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. I have a good news for everyone. Meron po akong mabuting balita sa bawat isang nanonood, sa bawat isang nakikinig ngayon sa ating daily devotion. The Bible says that those who believe in Jesus, His death and resurrection, naniwala sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, will not be judged. Di po ba very clear yung ating binasa kanina? John 5 verse 24 again. Kung ating balikan, those who hear my words and believe in Him who sent me have eternal life. So ano po ang requirement ng eternal life? Those who hear His words and believe in Him, in God, na nagpadala sa Kanya, ay may buhay na wala hanggan. They will not be judged. Very clear. Very straight po yan. Wala na pong paliwanag po yan. Ano pang paliwanag na kailangan sa they will not be judged? Hindi na sila hahatulan. So, that's it. So, ano man po ang mga tanong sa ating isipan, nako, am I going to get in? Am I going to make it? Is God going to use a giant TV screen to show every sinful or evil thing I've ever done? Will my every sin be exposed? Wag na po. Very clear po, maliban po sa John 5:24, John 3:18 din, ay pareho po ang sinasabi. Yan po ang good news. Ang good news po ay John 5:24. Ang good news po ay John 3:18. Jesus has promised us that. Ipinangako sa atin mismo ng ating Panginoong Hesukristo na ang sino mang nakinig sa Kanya, naniwala sa nagpadala sa Kanya, naniwala sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay, mga minamahal, will not be judged. At promise po yan ng ating Panginoong Hesukristo. In other words, mga minamahal, when you get to heaven, Jesus will greet you with open arms. Huwag nyo nang isipin yung makakapasok kaya ako, nagawa ko kaya ang requirement para makapasok, napatawad kaya ako sa aking mga kasalanan. Hindi na yun. Hindi na yun ang ating iisipin. Pag nasa langit na tayo, when we get to heaven, actually ang Panginoong Jesus ang magigreet sa atin with open arms. Yayakapin niya tayo and He will welcome us He will welcome us home because as a believer, we belong to the family of God. Amen? Yan yung napag-usapan natin sa mga nakaraang mga pag-aaral natin na tayo ay i-welcome with open arms ng ating Panginoong Hesukristo. I-welcome niya tayo sa ating tahanan dahil bilang isang mananampalataya, we belong to the family of God. Kaya ang tawag niyo sa akin, brother, ang tawag ko sa inyo, brother, sister, dahil tayo ay iisang pamilya and we all belong to the family of God. Amen? Jesus' death and resurrection release us from judgment. Is that good news? Oh yeah, that's good news. Yan po ang pinakamabuting balita sa lahat ng balita na pwede nating marinig. Katatapos lamang po ng Holy Week, minsan nakalimutan na natin ang epekto, ang resulta ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo.
Jesus' death and resurrection release us from judgment. And that is good news. Amen? Yan ang mabuting balita. Kaya huwag tayong mag-alala. Sinabi po niya, ang naniwala sa Diyos at naniwala sa nagpadala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya hahatulan. Hindi na ako hahatulan. Hindi ka na hahatulan, kapatid. Ikaw ay pinangakuan na pagdating mo sa langit, pagdating natin sa langit, mismong ang Panginoong Jesus ang yayakap sa atin, ang tatanggap sa atin, at i-welcome tayo sa tunay nating tahanan. Amen? Naalala ko lamang po yung istorya, mga minamahal. There was a child. His Sunday school teacher taught him God was sitting in heaven, writing down every bad thing that he ever did. She made the class sing a song every week that went like this: My Lord is writing all the time. Writing, writing, writing all the time. Yan po ang laman ng awit. Noho? The child said, "It scared me," sabi nung bata. "I just thought I'm never going to make it to heaven. My list is getting longer and longer." Mga kaibigan, ito po ay isang kwento ng isang batang lalaki na nag-a-attend ng Sunday school ng mga bata. At ang kanilang Sunday school teacher ay itinuro sa kanila na ang Diyos ay nakaupo sa langit at isinusulat niya ang bawat masamang bagay na nagagawa natin. Yan po ang itinuro niya sa mga bata. At tinuruan silang umawit. Every week, ito ang laman ng kanilang awit. My Lord is writing all the time. Writing, writing, writing all the time. Yan po ang kanilang inaawit every week sa kanilang Sunday school. Kaya yung batang lalaki na yon, ang sabi niya, natatakot ako dahil iniisip ko, hindi ako makakapasok sa langit, hindi ako makakapunta sa langit, dahil ang listahan ng aking mga masamang nagagawa ay humahaba at humahaba at humahaba. Because yung nga yung awit nila, My Lord is writing all the time, writing, writing, writing all the time. Is that the way God treats you when you put your faith in Christ? Yan pang aking tanong. Ganyan ba ang paraan sa tingin mo na pagtrato sa iyo ng Diyos pagkatapos mong ibigay ang iyong pananampalataya kay Kristo? No. In fact, God is erasing, erasing, erasing all the time. Forgiving, forgiving, forgiving all the time. And He is sitting in heaven, hitting the delete button. Amen? So, hindi po siya sitting in heaven writing down every bad thing that we are doing. Hindi po tayo kakanta ng My Lord is writing all the time, writing, writing, writing all the time. Amen? In fact, God is erasing, erasing, erasing all the time, forgiving, forgiving, forgiving all the time, and He is sitting in heaven, hitting the delete button. Dinidelete niya, ine-erase niya, pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. How do I know this? Paano ko po nalaman na God is sitting in heaven, erasing, erasing, erasing all the time, forgiving, forgiving, forgiving all the time, and He is sitting in heaven, hitting the delete button? How do I know this? The Bible says so. Kung titignan po natin, mga minamahal, ang mga verses katulad ng 1 John 4:8. Ano po ang sabi ng 1 John 4:8? In the Good News Translation, God is love. God is love.
Kung ang God is love, ano po ang karugtong? Love keeps no record of wrongs. In 1 Corinthians 13 verse 5, sa New International Version, NIV, ano sabi niya? Kung God is love, 1 John 4:8, and love keeps no record of wrongs. So, ano po ang nais nating ipaliwanag, mga kapatid? If you put your trust in Jesus Christ, and you put your trust in His love, your sins are wiped away. Amen? Ilagay natin ang ating pagtitiwala kay Jesucristo sa Kanyang pag-ibig at ang ating mga kasalanan ay Kanyang buburahin, ay Kanyang aalisin. God's judgment is no longer something you need to fear. Huwag ka na matakot sa judgment. Amen? Dahil hindi tayo i-judge sa pamagitan ni Jesucristo, mga kapatid, ay pinalaya na tayo sa paghatol because of Jesus' death and because of Jesus' resurrection, you are free from judgment. I am free from judgment. God's judgment is no longer something we need to fear. Kaya maraming natatakot na kung ano nang mangyayari, darating na si Lord. Ba't tayo natatakot? Kung darating na si Lord, hindi tayo ang komunidad na natatakot sa Kanyang pagdating. Minsan kasi maraming Kristiyano, sad to say mga kaibigan, na sila pa ang unang natatakot pag ang mensahe ay darating na ang Panginoong Jesus. Naku, darating na pala siya. O ba't ka takot? Diba? Because God's judgment is no longer something we need to fear. Ito yung isang bagay na hindi dapat natin kinatatakutan sapagkat hindi na tayo dadaan sa paghatol ng Diyos dahil sa kamatayan at sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo, mga minamahal, tayo ay pinalaya na sa anumang uri ng hatol. So, hindi ka nahahatulan. Kaya tama na ang takot, tama na ang pag-aalala. Maglingkod tayo, mag-focus tayo sa pinagagawa ng Diyos, mag-focus tayo sa paglilingkod, mag-focus tayo sa mga bagay na nakakalugod sa Kanya, mag-focus tayo sa mga dapat nating gawin. Hindi yung pag pinag-usapan po ang eschatology, ang the coming events, pag pinag-usapan ang judgment, hindi po tayo ang unang natatakot. Ito yung isang bagay na pag sinabi, darating na si Lord, yes! Excited ka dapat. Hindi ikaw yung, naku, darating na siya, paano na? Ito na, paghuhukom na. Parang kasama ka ba sa huhukuman? Kasama ka ba sa hahatulan? Tapos na, kung may hatol mang darating, ay paghatol ayon sa biyaya, sa regalo, sa gantimpala na ibibigay sa atin bilang regalo sa ating pong pagsunod sa Kanya. Hindi tayo naglilingkod para matanggap natin ang kaligtasan. Ligtas na tayo, kaya tayo maglilingkod. Hindi tayo gagawa ng mabubuting bagay para maligtas tayo. Ligtas na tayo, kaya tayo ay gagawa ng mabubuting bagay. Amen? So ano po yung itinuro kong topic? Jesus frees you from judgment. Ang Panginoon Jesus ay pinalaya na tayo sa lahat ng uri ng paghatol, mga kapatid. So this time, bago tayo manalangin, ay bigkasin uli natin itong ating declaration na ito. Sabihin natin, Heavenly Father, because of Jesus' death and resurrection, I am free from judgment. Thank you, Lord. Amen. One more time. Heavenly Father,
because of Jesus' death and resurrection, I am free from judgment. I am free from judgment. I am free from judgment. Thank you, Lord. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Hindi na ito yung mga bagay na kinatatakutan natin. Tayo ay mga anak ng Diyos. At ang pinakaasam-asam natin ay dumating na ang panahon na haharap na tayo. At yung ine-expect natin na sasabihin niya, "Well done, my good and my faithful servant. Come and share into your master's happiness." Mga kaibigan, yan po ang mga salitang pinakaasam-asam ko. Hindi na ako natatakot. Kaya nga ang isang Kristiyano, kapag pinag-usapan ang patungkol sa kamatayan, ito isang bagay na hindi natin kinatatakutan. Pag pinag-usapan ang the coming of the Lord, ito yung pipikit ka at na-imagine mo ang langit ay makikita mo na, ang Diyos ay makikita mo na, ang Diyos ay makakasama mo na. Amen? So yan po mga kaibigan, ha? So bago po tayo magtapos, hinihiling ko uli na tapusin natin ang devotional na ito sa isa pong panalangin. Lumapit tayo sa Diyos. Salamat po aming Diyos. Kami ay naniniwala, nakinig sa salita mo, naniwala na ikaw ang nagpadala kay Hesukristo na mamatay para sa aming mga kasalanan at mabuhay para sa buhay na pag-asa sa amin. Hindi na kami natatakot sa anumang paghatol sapagkat hindi na kami dadaan sa paghatol. Ang Panginoong Hesukristo ang nagpalaya sa amin sa anumang uri ng paghatol. Kaya ngayon ay excited kami kung anuman po ang mangyayari, kunin mo kami or dumating ka na. Ito'y mga bagay na hindi kami natatakot sapagkat alam naman namin na we are all strangers, aliens, tourists dito sa mundong ito. This is not our home. Ang langit po ang aming tahanan. Salamat, salamat po sa mensahe ngayon na anuman, gaano man karumi, gaano man kasama ang aming mga nakaraan, binura mo ng lahat at pinalayo mo na kami sa anumang uri ng paghatol. Kung meron mang natatakot sa paghatol, hindi kami, sapagkat kami ay pinalaya na. Sa buhay namin ngayon sa mundong ito, patuloy kaming humihingi ng pagpapala mo, humihingi ng pag-iingat mo sa amin. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, ilayo mo kami sa anumang panganib, sakuna, aksidente. Ilayo mo kami sa anumang uri ng sakit karamdaman. Isama niyo na po ang aming mga mahal sa buhay. At kahit na po napakaraming mga challenges sa aming panahon, umaasa pa rin kami na may mabuting buhay, may punong-puno ng pag-asa na buhay na kaming lalakaran. Maraming maraming salamat po. Pagpalain mo ang buong maghapong ito at dalangin ko na dumaloy ito sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kaya mamayang alauna ay makikita niyo na uli ako sa ating Hope Hour Wednesday edition. Nagpapaalam na po ako. Ito po si Pastor Rene Alog at nag-iiwan muli ng pag-ibig, pagpapala, kagalakan, kapayapaan, pag-asa ng Diyos ay dumaloy sa ating lahat. God bless us all and Shalom! When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways,
You show me.